And yun, we are back mga kalapatids dito sa Chambalaro Brothers Love TV. So for today's video nga mga kalapatids, pag-uusapan natin kung ilan na ba yung alaga natin kalapati dito sa ating vlog. At kung ilang kilo ang nakakonsumo natin sa isang linggo. So tara na! So ayun nga mga kalapatids, bagong tabas tayo, tabas na tabas. So dito muna tayo kay ano, sa dulo, sa breed run. Ito pakikita ko siya. So ito nga si Bruno, unang-una. Yan, isa. Breeder na nga siya. Tapos, si... ito si Hapon. Right. 1, 2. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Kay saddle natin. So, 1, 2. 3, 4, 5. Yan, 5 na rito. So, ito nga mga kalapatids. Itong saddle na ito, makikita nyo. Ayaw namin ng ano sa ayaw namin ng sobrang laking ipon. Yung sakto lang gusto namin kaya ang pinagpares namin sobrang laking barako tapos sobrang liit naman na hen. So matik yung lalabas diyan. Sakto lang. Kaya katulad nga natong pigeon na to. Ayaw namin ng ano para ano siya, pwede siya pang long, pwedeng pang short, di ba? Right, so 5 na. 5. Dito sa kabila. 5, 6, 7. Ito na mga kalapatids. Ayan. Ito yung ginawa nating yayayayahan. Right. Tapos and then dito sa kabila, buksan natin to para makita. Ilan na yon? Ito. 8, 9, 10. Ito yung MMFC tsaka yung basura natin. Right. Tapos ito, ano to? Pahabol, last batch ng ano natin, Norte. Right. And then dito tayo sa kabila. Alright, ito yung ano, ama ni Bruno. Ito si Paknot, si Pinuno. Kasi ito yung asawa niya. Kay Sir Darwin. Ilan na yun? Alright. 11, 12, 13. So pang 13 tong YB natin. Alright, 13. And then dito sa ano, kabila. 13, 14, 15. Ito naman pair na ito. Parehas kay ano yan, kay Sir Darwin, pinahiram sa atin. Alright. So ito yung finisher nya, katbalogan. Tapos ito, stockboard nya, basra line ata maybe, and sila. So punta naman natin yung sa loft natin. Let's go. Alright, taras. So dito sa loft, ilan kaya? So karamihan dito puro pang norte na mga kalapatids. So ito isa na. 1, pang norte na rin to. Tapos ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 mga kalapatids dito sa loob natin.
So, pakikilala ko sa inyo isa-isa. So, ito nga yung ito yung nag-overfly nung nakaraan, buti bumalik. Young bird siya, DRPC, TPFC. So, ayan o. Yung may suksok. Tapos, ito, saktong dalawa na ito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan si Bullseye. Itong nasa gawin kaliwa. Stock bird natin itong dalawa na ito. Ayan. Takabulol-bulol pa ako. So, ayan. Ito yung bandon natin. Ayan yung mga future breeder natin, mga kalapatids. Hindi natin sila ilalaro. So, alam natin lahi nila. Gagawin natin silang stock bird. Siguro, by next year, magagamit na natin itong mga ito. And then, ito naman, ito yung eagle bird natin sa norte. Yan. Tapos, ito, si Barbie. Iuuna natin yan sa norte, summer race. Ito nga yung tinitraining natin ngayon kung napanood nyo yung mga video namin nung nakaraan. Ito si Barbie. And then, ito naman yung dalawang magpares ngayon, mga kalapatids. Pareha silang Basra. So, pareha silang red. Alright, mamaya pakikita ko sa inyo yung anak niya. So, ito nga si Bas, si James Red. Yan yung ilalaro natin sa summer. Pati si Barbie. Matik na old bird yung laro nila. Gusto lang natin na may ilipad tayo para malibang-libang kahit pa paano. So, ayun, breeder to. Kusa lang silang nagpares kaya hinayaan na namin. Alright. So, next. Yan si Barbie. And then, ito. Kapatid ni Bruno. Ayan. Young bird ng norte na kasi sa norte na natin sila ilaro. Tapos, ay hindi pala, ito yung sa MMFC. Magkamukha kasi oh. Tingnan nyo mga kalapatid. Magkamukha. Ito pala yung kapatid ni Bruno. Ayan. At saka yung kapatid ni Bruno. Ayan si Barbie. Ayan dalawa yan. Kaya dalawa karga natin magkapatid na lahi ni Bruno. So itong white feather na ito. Suksukan na ito. Breeder to mga kalapatid. Kinukondisyon natin para sa darating na south breeding. Andito na siya. Dahil ala tayong paglalagyan sa kanya doon. Kaya dito muna siya sa loft. So ayan, nakakalipad-lipad na rin dito para maganda yung condition niya. Binunot din natin yung pakpak niya para naman, ayan, magandang tignan, diba? Pag ano kasi, pag business, pangit tignan eh. And then next, eto na. Eto na yung anak ni James Red, mga kalapatids. Red check yung isa. Tapos yung isa, blue bar. Alright. Buti hindi nag-anak ng blako, pero mas maganda sana kung nag-anak siya ng blako ngayon. Maganda pang norte. Uwak. Kasi sa norte maraming lawin. So yung mga off-color ang gustong-gustong tinitira ng mga lawin, diba? Alright. So ayan yung anak ni James Red. Ano rin yan, pahabol din yan sa norte. Umabot pa eh. So, nakasingsing na rin siya ng DRPC tsaka TPFC. Alright. So, yun mga kalapatids. All in all, dito sa loob natin, meron tayong ibon na 26. So, pakunti pa lang ibon natin. So, madadagdagan pa yun pag sa napag-breed na tayo ng sub, diba? So, ang nagagastos nga namin mga kalapatids sa patungan nila is sa breeder, bali 3 kilo isang linggo. Mas marami silang kinakain kaysa dito sa mga pliers natin. Kasi dito sa pliers, 2 kilo lang, 2 kilong pliers. So yan, yung natural pliers. Yun lang yung ginagamit namin tuwing training pa lang mga kalapatids. Saka namin nagbabago ng patok kapag malapit na yung derby. Sa breeder kasi kinakailangan sa may mga ina-ina katulad na ito, 3 times a day silang kumakain para subo sila ng subo sa anak nila. And then, iba pa yung yung merienda. Pinagmi-merienda pa namin sila kaya medyo mas magastos dito sa breeder. Gusto kasi natin na maganda yung katawan ng mga ina-ina nila. Sabi nga nila,
sa breeder pa lang ay nakailangan eh maganda na 'yung condition. Kaya nga mga kalapatid, doble 'yung gastos natin dito sa breeder kaysa sa suppliers. Kasi suppliers mga kalapatid, sa ano namin, sistema namin, nagpa-fasting kami. Sa umaga, hindi namin pinapakain ng marami, 'yung sakto lang. Tapos sa hapon, 'yun, ubusugin namin sila hangga't gusto nilang tumuka, binibigyan namin. Alright, para maging maamo sa atin 'yung ibon. Madaling tawagin pag nagdadatingan na, no. Ganun 'yung strategy namin. Kaya kung nakikita niyo, kung napapansin niyo si Bruno, eto nga si Bruno. Pag dumating si Kulokoy, pasok agad. Yun yung sistema namin. Bata pa lang, ano, tinuturuan na namin sa ganun. Pero kung mapapansin nyo, kung yung ano, hindi sila payat, sakto lang yung katawan nila. Minsan nga, sobrang taba pa eh, yung iba. And that's all for today mga kalapatid. Sana nagustuhan nyo tong video natin. Mag-enjoy rin kayo sa pagbibilang ng mga. Thanks for watching. Happy flying.